So guys, dumating yung ating binili na bagong alaga. So itong dalawang ito ay scorpions. So ngayon, papakita ko sa inyo on i-discuss ko sa inyo yung konting kaalaman patungkol sa mga species na ito. So tara, samahan niyo akong buksan at tignan kung anong mga species ng scorpion ito and ano yung mga kaalaman patungkol sa mga scorpions na ito na kailangan niyong matutunan din para at least pagka magsisimula kayong mag-aral patungkol sa mga exotic animals eh meron na kayong idea. So tara guys, samahan niyo akong ipaliwanag and ituro yung ibang species at mga kaalaman patungkol sa species na to. So tara, samahan niyo ako. So buksan na muna natin siya guys. So papakita ko sa inyo. So dahan-dahan lang dahil medyo pang-advance na scorpions na to, no? Hindi to basta-bastang scorpions lang. Ayan. Kita nyo? And buksan natin tong isa. Dahan-dahan lang guys kasi medyo kailangan natin mag-ingat dito. O sige, hindi natin mabuksan ng one. Ayan, mabuksan na. Ayan. So don't worry guys, iisang species lang naman ng scorpions to. Ayan. So kita niya na. Ayan, lapit natin. Ayan, nag-focus. Ayan guys, ito pa. Ito yung mas malaki. Ayan. So itong species na binili ko ngayon guys ay tinatawag to. Yung common name niya is tinatawag tong South African fat-tail scorpion. Okay, ayan, tingnan niyo. Bakit siya tinawag na fat tail scorpion? Kasi kung mapapansin nyo, napakataba ng kanyang buntot compared sa kanyang pincher na napakanipis. Ayan din. Same species lang yan guys. And ito pa guys, ang konting kaalaman. No? Tinatawag to or yung kanyang scientific name, Parabutus transvallicus. Ayan, nakakabulol. No? Parang ano eh, nagkakas ka lang ng magic. Ayan guys. So tignan nyo. So itong mga scorpion na to guys ay madalas natagpuan sa Africa, usually sa Botswana, sa South Africa, and syempre sa Zimbabwe. Ayan. So sila ay mga common na nakikita dun. And itong mga scorpion na to guys ay bakit tayo kailangan mag-ingat dahil nasa level 3 ang kanilang venom. So ibig sabihin ng level 3 yung venom nila is medical significant o medically significant yung kanilang poison or yung kanyang should I say venom, dahil yung venom nila ay maaari talagang magbigay ng problema sa mga tao pati sa kanilang mga prey. So kailangan natin mag-ingat guys ha, kasi ibig sabihin yung kanilang nabot niya. So sara na natin, sara muna natin guys, nakakatakot kasi ito, malaki kasi to. And itong mga transvallicus guys, ayan yung mga fat tails scorpion, kaya nilang mag split or magdumura ng venom, no? And sinasabi nila, maraming mga studies yung nagsasabi na yung kanilang pagdura daw kaya umabot ng 1 meter, no? So sobrang layo nun, kaya nilang tumira ng kanilang venom. And kapag tumama yun sa mata nyo guys, pwede mag-cause ng blindness yun. So ganun siya kalala. Pero syempre kailangan natin mag-alaga ng ganito, ng nag-iingat tayo dahil sobrang pang-advance na tong mga ganitong scorpion, no? And sabi ko nga 'di ba sa mga nakaraang videos natin na kapag mas mataba yung tail ng scorpion, automatically mas mataas yung kanyang venom. Pero pagka yung mga Asian scorpion, katulad ng mga Asian scorpion, kapag yung pincher nila mas malalaki, automatically yung mga scorpion na yun hindi venomous, sobrang venomous, kasi ginagamit nila yung pincher nila para i-crush lang yung prey. Unlike itong mga to is pinaparalyze talaga nila. Ganun guys. So ganun lang naman. Marami rin na rin kasing records sa iba't ibang hospital yung na nagkaroon ng problema or complication sa katawan dahil na sting ng mga fat tail scorpion. Ayan. Or yung P-trans na tinatawag. Ayan. So ngayon meron na tayong P-trans. Syempre, ang gagawin natin, ililipat natin siya sa mas okay na enclosure. Actually, hindi pa nga mas okay dahil wala pa tayong mga containers dito na ubos, no? And wala rin ako ng white sand dahil ang mga ito ay mga sanay sa mga dry places. Pero sa ngayon, gumawa ko ng alternative. So gumawa ko ng substrate or yung cockpit na dinaray ko, no? Pinatuyo ko siya ng sobrang tuyo para maging bone dry siya. Ganun to the point. And
sa ngayon, pwede na muna yun yung ganilang gawitin na substrate. So, tara, samahan nyo ako guys na mag-rehouse sa dalawa nating P-trans. So, nga pala guys, itong mga to ay male. Ito yung female. Yan. Siya yung female. Ito yung male. Mas malaki yung male sa ngayon. Yan. Mas matanda lang yung male kaysa sa female. Pero kapag nagkaroon na ng same development or mas tumanda na tong female, mas lalaki to, no? Mas lalaki to ng konti dito. Pero sa ngayon, guys, samahan nyo ako na i-rehouse sila. So, this is my first time na mag-alaga ng very venomous na scorpion sa ating vlog. So, tara guys. Ingat tayo palagi and samahan nyo ako. So, unahin na natin tong female na P-trans, no? Or yung fat tail scorpion. So, tingnan natin kung gumagalaw pa sila. Tingnan natin. Sumabit yung... Tingnan natin kung ayan, gumagalaw pa siya. So, ang plano ko guys, para mas safe tayo. Ayan. So, medyo mataas tong plastic container. Dito ko muna ilalagay ito. Ayan, tingnan natin. So, ganito yung gagawin ko. Ayan. Gagamit tayo ng tweezer kasi syempre mag-iingat tayo guys. And itataob ko na lang. Ganyan. Ito yung pinaka-safe na gagawin ko sa ngayon. And ang gagawin ko guys, is itutula ko lang siya. Ayan. Grabe. Ayan. Tingnan nyo. Nag-bolt siya, no? So, naku. Abot niya yata, guys. Ayan. Kaya muna natin siya kumalma. So, bantayan natin, guys. Kunin natin tong lalagyan niya. Ayan. So, tingnan muna natin siya, guys. Observa natin. So, kita niyo talaga, medyo delikado to, no? So, kailangan niyo muna mag-ingat, ha? So, tara, itanggalin natin yung tissue dito and lagyan natin ng substrate. Ayan, tanggalin lang natin yung tissue. So, siguro kakamayin ko na, no? Ayan, tanggalin natin. Ayan, lipat muna natin dyan. And ngayon, linisan na natin to, then lalagyan natin ng substrate. So, tara, samahan niyo ko. So, ito na guys. Meron na siyang substrate. So, ito na yung challenging part. So, ito pa lang yung una. So, kailangan natin ilipat itong maliit na P-trans dito sa temporary enclosure niya sa ngayon lang guys. Ha? Kasi wala pa tayong time makabili ng mga bagong plastic container. So, paano ba to guys? Siguro pwede natin siyang ilagay ng pag-anon. Mabilis. I-ano natin siya sa buntot tapos ilalagay natin, no? So, pwede yun guys. Pero, wag dapat sobrang soft lang. So, kakayanin naman siya guys kasi magaan naman yung kamay natin, no? So, try natin. Ayan. So, kailangan guys mag-ingat tayo, ha? Okay. Nagaano siya. Tuloy-tuloy siyang magumapang. Ayan. Okay na. So, ito siya guys. So, isara agad natin kasi kaya nilang tumayo eh, no? Gamit yung kanilang tail. Ayan guys. So, isara agad natin. So, ito muna yung temporary enclosure niya guys, ha? Ayan. So, pinalitan lang natin kasi masanay sila sa dry. Ayan. So, as you can see, okay naman siya. All good. So, sana makabili na agad ako ng mga plastic container. Dumating na si Shopee. Ayan. So, sa temporary muna to guys. Basta kailangan masunod lang natin yung kanyang habitat talaga na which is dry talaga. Or dry bone talaga yung substrate. Okay, so ito na yung challenging. Yung next naman. So, all good na to. So, dito naman tayo sa mas malaki. Ito, challenging to guys kasi sobrang laki niya. So, buksan na natin. Tuloy-tuloy na natin, no? Ayan, ito yung male. So,
Kaya pala dalawa yung binili ko dahil male and female ito. So magkakaroon tayo ng future breeding projects pagdating dito sa patrons. Ayan. So hindi sila partogenetic katulad ng mga Hotentota. And yung ilan sa mga Asian scorpion katulad ng H. longi, dahil sila kailangan nila ng kapartner talaga para makapag-breed, no? So ito. Ito yung medyo malaki. So pag naano natin siya, takpan agad natin, no? Kasi kailangan mag-ingat tayo, guys. Ayan. So una, taob natin. Pag ito nag-bolt, medyo matatakot ako kasi malaki-laki siya, no? Ayan. Next naman, chill lang dapat tayo. Is palakarin natin siya. Ayan. Palakarin natin siya. Naku, inaabol niya. Uy. Takot ako dun, ah. Okay, nagugula tayo, guys. Medyo matatapang itong mga to. Ingat tayo, guys, ha. Teka lang. Ingat tayo, guys. Ingat. Layo tayo ng konti. Nakatakot to, guys, ha. Ayan. Kita nyo, guys, oh. Naka-threat pose siya. So, yung threat pose ng mga scorpion, nakataas tong kanilang tail talaga and ready to sting. Ayan. So kumakapit kasi siya dun sa ano, no? Hindi natin siya katulad ng ano. Ayan, no? Teka lang. Ang lakas ng kapit niya, guys. Teka lang. Hanin natin yung tissue mismo. Guys, ha? Ang tindi ng kapit niya, guys. Teka lang, guys. Palakarin muna natin siya. Nakakapit kasi siya sa tissue. Naku, guys. Para meron siyang... Kita nyo? Grabe, guys. So, tingnan nyo. Merong venom, oh. Lumabas. May venom siyang nilabas sa kanya, ano. Ayan, guys, mag-ingat tayo. May venom siyang nilabas sa kanyang tail. So, alam ko meron siyang chance or meron silang capability na i-split yung kanyang venom, no? So, ang gagawin muna natin, guys, kailangan natin mag-ingat. So, pakalmain muna natin siya and try natin siyang i-rehouse dito or ilagay muna dito sa tub na to ng safe. So, hindi ko na muna siya ipapakita, guys. Mag-doble ingat tayo. So, tara. So, ito na, guys. Okay na siya. Nalipat na natin. So, nag-ingat tayo ng sobra-sobra dahil nakita niya, nag-release siya ng venom, no? Ayan. So, tingnan nyo, guys. Mas malaki siya ng 2-inch star dito sa ating female. So, ito yung ating male, no? So, ngayon, guys, isara natin itong tub kasi pwede nilang ipangtayo itong tail nila para makaakit dito, no? Mga escape artist din itong mga scorpion, guys. So, mag-iingat tayo, ha? So, ang gawin natin ngayon, guys, temporary dito muna natin siya ilalagay ulit. Pero papalitan lang natin itong substrate, no? So, isara na natin. Gumagalaw na siya. Ingat tayo, guys. Ayan. So, ito na, guys. So, i-snap na natin. So, kailangan tapos na agad to. So, ipapakita ko sa inyo kung nalipat na natin siya. So, tara! So, guys. Ay, grabe. Kabado ako, guys. Dahil medyo kaya niyang i-climb to, no? So, kailangan natin talaga itong marihos ng rear gen. So, ang gagawin ko, guys, bukas mismo maghanap na ako ng enclosures. Punta na ako sa palengke. Maghanap na ako ng mas mataas na plastic container, no? Dahil, tingnan nyo, guys, nakataka siya. Na-climb siya. So, kabado ako. Pero, ang gagawin natin, so, buti lagi tayo magandang catch cup. So, ang gawin na natin is kunin na natin siya, guys. So, ito na, guys. Nalagay ko na siya sa kanyang temporary enclosure. So, medyo nag-ingat talaga tayo ng grabe. Pero, syempre, hindi naiwasan yan. Pero, kailangan chill nga lang daw, sabi nga ni Sir Esquizo. So, chill lang tayo habang nagre-rehouse. Kahit medyo advanced itong inaalagaan natin. Ayan. Grabe, oh. Taba ng buntot niya, guys. So, ibig sabihin, napakataas talaga ng venom nito. So, isara na natin, guys. Ayan. Bago pa siya mag-bolt. Ayan. Isara natin. So, sa mga susunod na video, guys. Ayan. Sa mga susunod na videos, samahan nyo kung i-feed sila, no? Dahil excited akong makita yung mga takedown ng mga to. Dahil sabi nila pagka
nag-take down to astig talaga, no? So, yun lang guys. Yun lang muna sa ngayon. So, ito, papakita ko lang sa inyo ulit. Ayan. So, ito yung dalawang ni-rehouse natin sa kanilang temporary enclosure na P-trans or Parabutus sa Transbalicus. Ayan. So, yun lang guys. Huwag nyo kalimutan mag-like, mag-comment, mag-share, at mag-subscribe sa Supilis TV para sa mas madami pang kwentong hype sa lupit. So, yun lang guys. Mag-iingat tayong palagi and keep safe. So, yun lang guys. Supilis out. Bye-bye.